Hello guys, eto kung makikita nyo, may tali na siyang alambre. Eto yung pinagkakabitan nung clutch cable. Ayan, nabiyak. Kaya tinalian na ng alambre. So, ito pala guys ay Suzuki Rider 150. So, yung pinagkakabitan kasi ng clutch cable, alloy po yan. So, ayan, nabiyak. Ngayon, gagawa natin yan ng holder. DIY po ang gagawin na naman natin. Tanggalin muna natin yung ano na yan, alambre. So, ito guys, sa mga may Rider 150, kung sakasakaling magkaganito po yung mga motor nyo, hindi po kasi yan may iwasan din. Ayan, alloy din lang naman yung pinagkakabitan ng clutch cable. Ayun. Pwede na rin gawa ng paraan yan. So, ito kasi guys, yung holder na gagawin yan. Isasabay na yan dyan sa tornilyo. So, itong ginawa ni Kuya Egay na ito. Ito yung gagawin natin na holder. Which is, ayun. Magporma lang siya ng ganyan. Konting sukat-sukat lang dyan. Yun. Yun, medyo pipinish-finish lang yung ano na yun, yung nabiyakan kasi medyo magaspang. So ito na yung holder na ginawa. Ayun, babarinahan niya ng dalawang butas sa dulo, pareha sa dulo kasi yan yung ikakabit sa tornilyo. Isasabay na natin yan sa tornilyo, guys. So, ayun. Lalagyan lang naman ng nut niyan. So, guys, ang ginawang nut dito, ginamit na nut is stainless na. So, yung holder na ginamit, chrome lang po yan. Yan lang po ang nakuha natin. So, ganyan ang forma niya. Ayan.